Hello mga kasawing lang. Ngayon, gagawa naman tayo ng travel neck pillow. Ayan, gawa muna tayo ng pattern. Kuha kayo ng manila paper, hatiin nyo sa gitna. Mula dun sa dulo ng manila paper na may hati, magsukat kayo ng 5.5 pababa. Tapos, lagyan nyo siya ng tanda. Mula doon, habang nilalayo, andyan yung mga sukat niya. Nilagay ko na. Ang tip ng tape measure nyo, ilagay nyo lang doon sa pinakatanda. Iyon yung pinaka-neck natin. Yung bandang neck sa likod na may pinaka-button natin. Iyon yung tanda ko. Ayan, 10 hanggang 11 yung pinaka-maano ko dyan. Tapos, babalikan ulit sa 10, 9.5, 8.5. Hanggang 8. Tapos, bakatin nyo lang. Hanggat maaari, gawin yung makurba yung pagbakat nyo. Yan, mula doon sa tanda, mag-ano lang kayo ng isang malaking S. Yan yung magiging, ano natin, parang collar. Yan, yung malaking S. Tapos, gupitin na natin ang pattern. Tapos, i-drop na natin sa fabric na gusto nyo. Ayan, banda dyan, kinurbahan ko kasi napansin ko na medyo flat siya. Kaya, kurbahan nyo lang siya dyan. Ayan, gawa kayo ng dalawang pares. Tapos, kurbahan nyo ulit. Maglalagay kayo na sa sewing allowance na half inch. Tapos, nilalagyan ko na siya ng pin para hindi siya gumalaw. Yan, simulan natin siyang tahiin. Yan, tinahi ko nga pala siya sa kamay para sa mga walang sewing machine. Pwede rin kayong manahin yan kahit wala kayong sewing machine. Ayan. Kapag walang sewing machine, kahit anong pwesto, pwede. Pwede nyo itaas ang panyo habang nananahi. Yan, nakagandahan. Pagka na may inaantok na kayo, pwede kayo magkape. Yan, patapos na tayo. Sa banda dyan, sa may itaas ng pinaka-neck, yan, wag nyo muna tatayin yan. Kasi yan ang magiging daan ng ilalagay nating bulak. Ayan, ayusin nyo lamang po hanggang doon sa mga tahi-tahi nyo para hindi siya magbubukol mamaya. Malalagyan nyo yung mga sulok-sulok nyan ng bulak. Hello po! Sana po makasubscribe kayo. Subscribe kayo sa channel ko para maging updated kayo sa mga pinagagawa ko. Ayan, ilagay na natin ang bulak. Yung bulak na yan, nakuha ko lang yan kasi meron kami sirang parang ano, punda nung, ay, unan, yun, kinuha ka lang din siya. Kasi, ano na lang siya, hindi na siya ginagamit. Ayan, gumawa na lang ako niyan. Ayan, nalagyan na natin, napalamanan na natin ang bulak. Kailangan na natin isarado yung pinakadaan ng travel neck pillow. Ayan, habang inaayos ko muna yan, pwede po kayo mag-subscribe. Subscribe po kayo sa channel ko. Like nyo po. And mag-comment po kayo kung nagandahan kayo or napangitan kayo. Okay lang. Ayan, nilalagyan ko nga pala siya muna ng mga pin para kapag tinahi ko na siya sa kamay, hindi siya gumagagalaw. Ayan, tinahi ko na siya sa kamay. Hanggat maaari, ang paraan ng pagtahi niya yung tipong hindi makikita yung sinulid. Ayan, papasok ang pananahi niyan, papasok sa loob. Kaya maliit na porsyento lang yung nakikitang sinulid. Ayan. Isa-isahin lang. Hanggang sa tumibay at hindi bumuka. Hindi lumuwa ang bulak. Saglit lang din naman gawin yan. Pwede nyo na kayong gumawa. Ano lang. Simple lang. Para kung magta-travel kayo, meron na kayong unan. Pag nakakatulog kayo, hindi kayo nakakatulog sa inyong mga katabi. Ayan, patapos na tayo. Picture-picture na!